Speaking of higaan, kaya kama, maraming location yan kung nasaan. Makikita natin sa larawan na yan, yung kama. Pagka nakahiga ka dyan, yung mga parang peaceful na peaceful, walang kaingay-ingay bukod dun sa naririnig natin, mga kulisap. Diba? Napakagandang mahiga dyan. Kumbaga sa ano, wala kang kapitbahay na mga negative thinking. So siguro yung mga iba dyan din hindi nakaka-relate sa kama na yan kasi yung mga iba siguro rich kids. Hindi nakaranas ng mga ganyan. So, sige, meron tayo. Meron tayong isang higaan na para sa mga rich kids. Yan. O ba? Yan. Habihin natin yung mga gusto ng kapahingahan din. Siyempre, pupunta sila tatahimik. Habihin natin nga sa hotel. Yan, nandyan. Para yung pag-higa mo dyan, talagang bigay na bigay dun yung katawan mo sa kama. Tahimik na tahimik din dyan. Saka meron pa. Yan. Sa ano yung master bedroom. Andyan lahat ng enjoyment. Yung mag-asawa. Nandyan yung mga nangangako, nagsusumpaan kayo, di ba, sa una. Bandang uli, sinusumpaan nyo na yung bawat isa. Di ba, yung dati nagpapaluan ng unan. Di ba, bandang uli, pinapalo nyo na yung kama. Yan, andyan lahat sa kama na yan. Ang ating mga ginagawa natin sa ating buhay. At panglast, sa kama. Iba-iba pa ng location, sabi nga nahigaan, may kanya-kanyang meaning, may kanya-kanyang definition. So, karamihan, sa mga humihiga dyan, alam naman natin, ako kahit hindi nurse, alam ko kung paano humiga dyan. Dahil nasubukan ko na rin humiga dyan. Ayan. Isa lang ang hinaing ng mga humihiga po dyan sa kama na yan. Doon na lahat na sinasabi na hinihingi natin lahat ng needs natin or wants sa ating buhay. Iisa lang ang sinasabi ng mga umihiga dyan. Lord, pagalingin mo ako. Kumbaga sa ano yung kama na yan, dyan natin marirealize yung ating mga pagsisisi na dyan tayo nako-corner eh. Wala kang makikita nga, kumbaga sa kumbag-isa ka lang dyan, iiwanan ka ng mga staff dyan, doon na umiikot yung mga pag-iisip. Oh Lord, ba't ako nandito? Sa kama na to. Instead na nung unan, doon pa lang ako sa napakagandang mga kama. Then ito, bakit? So alam po natin na nakaka-relate na dahil kapag nandyan tayo. Ang tanging kakaramihan ang inihiling dyan yung kagalingan. Dahil nandyan lahat. Yung kama na yan, naisip natin yung kamalian sa ating mga nagawa sa ating buhay. Yung kakulangan natin, hindi naman sa pagkakulang. Yung pagmamalabis pa. Kumbaga sa ano, andyan yung mga treatment sa kama na yan. Kung saan ka ginagamot sa kabila ng ating mga kakulang. So, andyan yung mga panalangin natin minsan. May isang karakter sa Bible natin na madalas natin na napag-uusapan ng Job. Siguro, di lang 100 times na nagiging example natin si Job sa ating mga pag-aaral, sa Bible study, sa prayer meeting, sa mga messages. Kaya isang panalangin ng ating kapatid na to na dumaranas ng kapighatian. Alam naman natin na ang nalangang taong ito ay isang matuwid. Isang matuwid na isang nilalang ng Diyos na ayaw ng kasamaan. Alam naman natin buhay niya na isang unang paglabas pa lang na chapter 1 na yan, isa na siyang mayaman pinagpala. Maraming ari-arian at mga magagandang anak. So basahin po muna natin. Isang panalangin ng isang kapatid sa Bible. Sabi ni Job, nang kausapin niya nga, manalangin siya sa Panginoon na may kasamang hinaing. O Diyos, bakit niyo po ako binabantayan? Isa pa ako isang dambuhalang halimaw sa dagat na dapat bantayan. Kung gusto ko pong mahiga,
para makapagpahinga sa tinitiis kong hirap. Sa tinitiis kong hirap, tinatakot niyo naman po ako sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Kaya mas mabuti pang sakalin na lang ako at mamatay kaysa mabuhay sa katawang ito. Kinasusuklaman ko ang aking buhay. Ayoko nang mabuhay. Hayaan nyo na lang ako mamatay dahil wala na akong kabuluhan ang aking buhay. Ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan ninyo ng ganito? Sinisiyasat ninyo siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Kung maaari, hayaan na lang muna nyo ako kahit sandali lang. At kung nagkasala naman po ako, ano po ang kasalanang nagawa ko sa inyo? O ang tagapagbantay? O tagapagbantay ng tao, bakit ako ang pinili ninyong pahirapan? Naging pabigat po ba ako sa inyo? Kung nagkasala po ako sa inyo, bakit hindi nyo na lang ako patawarin? Hindi na rin naman tatagal at papanaw na ako. At kahit hanapin niyo ako, hindi niyo na ako makikita. Meron na bang nagkaroon ng ganyang panalangin sa ating Panginoon doon, dumaranas ng paghihirap sa ating mga sarili? So, di ba, napakalalim. So, binasa natin na yan, parang gano'n na lang kabigat. Isipin mo, isipin niya ng mamatay na lang kaysa yung maghihirap na gano'n. Kinuhanan siya ng mahal sa buhay, mga kanyang mga anak, mga ari-arian. Then, isa pa, binigyan siya ng sakit, illness sa kanyang physical. At hindi na siya maaaring gumaling. So, at ang title, bigyan ko ng title, God can do no evil. Sa pag-uusap ni Job tsaka ang Panginoon, parang Diyos yata may kasalanan ng kanyang mga paghihirap na yan. So, huwag natin isipin, sabi nga ang pain, sabi ang kasakitan sa ating katawan, ay hindi nanggaling sa Diyos. Dahil ang kalooban ng Panginoon ay pawang kabutihan ng kanyang mga anak. Hindi man naisin ng Panginoon na masaktan ang kanyang anak. Okay? In the first place, what is definition ng words na yan? Ito ba yung sabi, yung ginagamit ng mga, yung mga namimingwit, yung nilalagay sa dulo ng sima? Alam mo yun? Yung pain yun, di ba? Pero yung pain, walang kinalaman dyan sa pain na sinasabi natin. Sabi, pain is a physical or mental suffering. It affect the whole person. Not whole body. Person, whole body, sabi. Whole person, sabi. Not the whole body. Pag person kasi kasama na pati yung pag-iisip natin, isipan, and causes mental disturbance. So, ibig sabihin, bago ka magkaroon ng suffering, merong pain. So, meron kang, yung suffering, ang reaction sa magiging pain na ating haharapin. Ang pain, sabi, halimbawa, so, kailangan pala na merong pain. Meron kang, muna nga, may kirot, may hapdi, may sakit, sabi nga, may aray, bago ka mag-suffer. Yung iba nga, sa mga ibang physical illness nga, antas na ng mga blood pressure natin, okay lang naman, wala naman ang nararamdaman eh. Okay lang yan. Diba? So, hindi ka pa nagsasuffer, wala pa tayong nararamdaman eh. So, kahit kasi wala nga pain eh. Wala ka pa nararamdaman. So, kapag naramdaman mo na yung pain, doon ka na, makaka-suffering. So, may hapdi. Depende rin sa kung dahilan kung bakit, saan nanggaling yung sakit. Halimbawa, natutulog ka, o kaya kinakausap mo yung mga sa buhay mo, nagtatapat na napopropose, bigla kang sinampal. Then tatanong mo kung bakit. Yung suffering mo, nakadepende ron sa tanong mong bakit.
Bakit po sinampal? Eh kung ang sagot niya, it's a prank. Ay, wala, ganun lang pala. Di ba, okay lang eh. Di ba, okay lang eh. Kasi prank lamang pala. So kahit may pain, di ba, it's a prank. Pero yung sagot, doon sa nanakit sa'yo, eh wala, eh, kalooban ko lang to eh. Gusto ko lang saktan kita, kalooban ko to. So doon, ganun, mag-iisip tayo, bakit po siya saktan nung ginawa, wala akong kasalanan. Parang unfair naman, ba't mo siya saktan? Ako naman isang matuwid. Di po ba? At doon nagtatanong natin, nagdepende. So doon na ang reaction natin, kaya tayo nagsasuffer. Nag-iisip na tayo. Napaka, ano naman, sabi nga, hindi pa katarungan. Bakit ganon? O, diba? So, naisipan natin minsan ang buhay. Sabi nga, napaka unfair minsan kung sino pa yung hindi madalas magsimba, hindi madalas sa nakikipag-fellowship, yung mga pinagpapala, diba? Minsan naisip natin yan. Hindi pwedeng hindi natin maisip yan, lalo kung ikaw yung dumaranas na ito na sinasabi natin na ako, sila pa yung pasaway na sa paningin natin. Sila pa yung mas nakaka-receive ng mga blessing. Yung mga laging, sabi, yung mga, samantala yung mga laging active sa mga gawain, sa prayer meeting, Bible study, sila pa yung parang nakakaranas ng mga problema sa buhay. Sabi, yeah, sometimes talagang kung iisipin natin, napaka-unfair talaga. Kung sa finite na pag-iisip natin, na hindi niya maarok ng kaisipan ng Panginoon, talaga napaka-unfair. Pero alam naman natin na ang Diyos ay makatarungan. God is just sa mga kanyang mga anak. Ano man ang sabi, ano mga edad natin, ano man ang kinalalagyan natin, kinalalagyan natin ngayon, lahat po tayo ay naniniwala na ginagamit lang yung mga bagay na yan sa kanyang mga anak para palakasin o paitingin ang mga pananampalataya ng kanyang mga anak. Sa New Testament nga, nakikita natin yung mga miracles, yung mga teaching, binigay niya sa mga disipulo niya para palawigin, i-strengthen ang kanilang mga pananampalataya. Kasi bakit? Ang pagsunod kasi sa Panginoon, it includes suffering. So, ang suffering, dun lang sa mga gumagawa ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi natin sabihin nagsasuffer ka dahil sa anong ginawa mo. No, hindi. Hindi ganun. Yes, kapag sumurod tayo sa Panginoon, may blessing. Tama po yan. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, meron pagpapatawad. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, merong peace. Pag sinusunod natin ang Panginoon, merong freedom. Tama po yan. At huwag natin kakalimutan na kapag sinusunod din natin ang Panginoon, meron tayong, kakaroon tayo ng paghihirap din. Kaya nga, God is just, Lord is just, sabi. Kung tayo lang ang masusunod, siyempre, gusto na natin yung makamit kagad yung crown of life. Di po ba? Kaso may process. Gusto pa lang makamit natin kagad yung reward. Ba't pa tayo gusto pa natin maghihirap? Pero sabi ako, sino yung nagtitiis hanggang sa wakas? Siya yung makaka-receive ng mga crown of life. Yung mga hindi nagmamadali. Yung mga nagtitiis sa suffer, yun ang makakatanggap ng crown of life. Habang nagtitiis sa kanilang mga journey, yun. Doon tayo, walang easy life. Hindi naman pinangako na Panginoon, yes, magandang buhay Kristiyano. Pero ito, kasama natin to suffering. Given. Kaya huwag natin dadayain yung process ng Lord. Halimbawa, kuya, ilang beses na akong dumadalo sa church eh, hindi ko pa nakikita yung soulmate ko. Mga dalawang buwan na akong dumadalo, wala pa. Di po ba? Mga ilang buwan na akong nagtatay, so bakit hindi pa ako ini-increasean? So gusto mo, anong kagad? Paghihirap, meron.
Sabi nga, umaten naman ako ng bisa, Bible study, tsaka prayer meeting. Hindi naman nagbabago ang buhay ko. Why? Anong reason? Bakit? So, buti si, ano, si Job, sabi nga, alam natin ang ganyang buhay. So, habang nagsasuffer siya, meron siyang faith, pananampalataya, nating makukuha sa ating pag-uusapan na to. Yung rare, napaka-rare sabihin lang sa mga Kristiyano lang ang mga nagkakaroon ng ganitong suffering. Matalino si Job. At alam niya, noong pauna pa man, meron siyang malalim na relasyon sa ating Panginoon. So, isang tatlong points na ating kukunin sa ating pag-aralan. So, una, yung pananampalataya sa gitna ng paghihirap ay ito ang ating matututunan. Pananampalataya sa gitna ng paghihirap, sabi nga, choosing faith in the middle of the suffering is, sabi nga, papaalala ng Diyos ay makapangyarihan. We must trust God who allow the difficult circumstances in the first place. Kailangan tanggapin natin ang ating kalagayan sa pagpapahirap ng ating Panginoon. So alam naman natin, sabi nga doon nag-uusap sila. Si Job saka si Satan saka si Jesus. Sabi kaya lang naman na nagiging matuwid yan si Job na yan dahil pinagpapala mo. Subukan mong tanggalin yung protection mo, yung hedge of protection, yung bakod sa kanyang buhay. Kung di ka isusumpa niyan, okay, sabi ng Lord, sige, pagbibigyan kita. Gawin mo ang gusto mong gawin sa kay Job. At huwag mo lang na huwag mong papatayin. So doon pa lang, andun na yung kapangyarihan. God is in control. Diba? Kontrolado ng Panginoon ang ating ang kanyang mga anak, kung ano man daranasin sa kanya. Gawin mo lahat, Satan, kung anong gusto mong gawin sa anak ko. Huwag mo lang siyang papatayin. So sabi ang kailan, noon and noon pa man, ang Diyos ay hindi pwedeng linlangin ng ating ng kalaban. Sabi nga, hindi pwedeng linlangin ni Satanas. Sabi, hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang desisyon. Sige, galawin mo yung anak ko. So doon pa lang, di ba, sa usapan na yon, hindi sa Diyos ang gagaling ang gagawin ni Satan. Pinahintulutan lang ng ating Panginoon itong si Satanas para saktan itong ating kapatid na si Job. So maingat ang Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi nga, imagine kung hindi control ng Panginoon ang paghihirap natin, hindi niya kontrolado, di automatic talagang patay ka ron kay Satan. Pero huwag mong papatayin, sabi niya, no, ni Lord. Pahirapan mo kung gusto pahirapan. At ayun nga, ginawa niya yung ganyang ari-arian in one day, pati yung mga anak niya. Okay, pero sinumpa ang ni Job ang Panginoon. At the last time lang sa nagreklamo ating si Job, yung physical na ang ginalaw ng itong si Satan. So, minsan doon tayo bumibigay, di ba? Okay lang yung mga emosyon eh. Napaglalabanan pa natin, basta may physical strength tayo, okay lang, sige lang. Malalabanan pa natin yan. Hindi lahat, pero yung iba. Sa emosyon pa lang, sa pagkawala pa lang ng buhay, o yung nga lang may nagawang mali, ang ating partner sa buhay, meron, maraming nagpapatiwakal. Dahil nga kasi, hindi pwede mag-suffer isang tao na hindi naman mananampalataya. Kaya bigla na lang, walang Holy Spirit, kaya yung mga iba napapatiwakal. But the last time may kasama kaming ganun, it is malaking problema para sa kanya. Hindi kinayanan. So yan, nagpakamatay ang aming kasamahan. So yun, kaya sabi ni Job, sabi, patuloy mo pa rin ako. Kung di natin control lang, hindi control ng Panginoon, wala na tayong pananampalataya sa ating Lord, kundi kayang kontrolin ang paghihirap ng kanyang mga anak. Wala na tayong tiwala sa ating Panginoon kapag ganun. Dapat may pananampalataya sa gitna ng paghihirap at papaalala ang kapangyarihan ng Diyos. That God is in control. Sabi ni Job, patuloy pa rin ako paghihirap ko. Nagsalita man ako,
ang sakit ko hindi maiibsan. Tumahimik man ako, hindi na ito mawawala, sabi ni Job. Kumbaga sa ano, si swilling na, ito ko naman yung kalagayan ko ngayon, ito na. Kaya kapag nangyari sa atin ng ganitong mga klaseng paghihirap, tanging ang Diyos lamang ang ating takbuhan. If we have faith ng Diyos, ay may control lang lahat. Wala tayong bantatakbuhan. Yung may akdana ng ating buhay. Kung baka nasa isip ng Diyos, total, hindi naman na ako gagaling. At ito na naman yung papabalik-balik na naman yung sakit ko. Total, hindi naman ako, Lord, sabi, ikaw na bahala sa akin. Baka gusto yung ibig sabihin ni Job. Eh mga kapatid, kung sa ating mga panalangin, sa mga prayer sa warrior dyan, sa mga ano, pwede ba natin mga kapatid ngayon na hindi pa gaano marunong manalangin, we believe sa umpisa mga ganyan, pwede ba natin sama sa panalangin, sa Lord, pwede ba natin sa mga prayer natin, idagdag lang natin sa mga panalangin natin. Kung hindi naman tayo kayang alisin sa kalagayan ni Lord, sa kalagayan natin, sa ating paghihirap, kung hindi man kayang, sabi nga, pagalingin yung sakit natin, tabalik-balik man yung mga sakit na to, alam ko naman, Lord, ikaw ay may control. Idagdag natin sa panalangin, Lord, ikaw na lang. Ikaw na lang ang sumama sa buhay ko. Samahan mo lang ako, Lord. Di ba? Kapag ang panalangin, Job. Manahimik pa na ako. Sabi niya, masalita man ako, hindi rin mawawala yung sakit ko. Sama na sa panalangin natin. Lord, samahan mo lang ako. Sa mga pinagdaraanan ko. That is faith. Alam na ipinaalala sa iyo natin Panginoon siya magkapangyarihan. Sasamahan tayo sa ating mga kalagayan. Dahil ang Diyos lamang ang pwedeng, sabi nga, nagpagaan sa mga pasanin natin para mabawasan natin mga paghihirap. God is in control para po sa kanyang mga anak. Wala kang dapat katakutan. Kapag matutulog ka, lalo na kapag nalalangin ka bago matulog, yung paggising mo, control ng Panginoon yan. Minsan may mga tao natatakot, di ba? Na may karamdaman to natatakot matulog. Lord, parang hindi na ako magigising. Then pray. Pray tayo. Samaan mo ako, Lord, sa aking pagtulog. Yan yung paggising mo. Napakalaking bagay. Kinontrol ng Lord ang ating buhay. Kaya minsan huwag natin sumbatan ng Panginoon. Alam niyo yung part na naghihirap si Job sa mga bagay na hindi niya maintindihan bakit. Yung time na yon, kapag nagre-reklamo kasi tayo sa Lord, sino ang humingiti? Alam naman natin na, alam naman ni Job, nag-uusapan si Satan sa si Lord. Kapag nagre-reklamo tayo kay Lord, sino humingiti? Napapangiti natin si Satan. Siguro, nung ipipicture natin na kapag nag-uusap sila, tapos ikaw sinusumbatan mo naman ng Lord, siya parang naghihinayin ka, parang effective yung ginawa ko, sabi ni Satan. Ayan na, nagre-reklamo na si Job. Diba? Sumasagot-sagot na sa kanyang Panginoon, effective yata yung ginawa. So, napapangiti si Satan sa kanyang, akala niya, nakaisa na siya. Diba yung sumasagot na? Minsan ganon din tayo, diba? Kapag siya, minsan sinisisi natin ang Diyos sa paghihirap natin, si Satan natutuwa, mga kapatid. Dahil alam niya, nakakanti niya na. Alam niya hindi siya nagwagi na iligtas sa ating Panginoon. So tayo ngayon ang tinitira ni Satan para itakwil natin ang ating tagapagligtas. Kapag binabalaywala natin yung Panginoon, napapangiti natin sa pumapalakpak pa yan. Yung mga way na binibigyan tayo ng mga task.
dito sa church. Meron nag-i-invite sa atin dyan. Meron tayong iniimbitahan minsan. Yung mga tumatanggi, which is, ayan, tumantua si Satan dyan. Dahil alam niya, yung mga anak niya ay lumalayo sa ating Panginoon. So, hindi dapat ganun. So, paano kung sabihin naman ni Lord, sabi kung sabihin naman ni Lord, yung sinabi niya kay Job, nung nagre-reklamo si Job, sino ba yung nagre-reklamo sa ating kapangyarihan? Nasaan ka? Nung likhain ko ang pundasyon ng daigdig. Nasaan ka nung nilalatag ko yung mga bituin sa langit? Yung mga ilog. Paano kung parinig sa atin ang Panginoon yun? Sabi, naalala mo ba ako nung nasa higaan kang, masarap na higaan ka? Sabi ni Lord, na nag-e-enjoy ka, naalala mo ba ako? Nasaan ka nung naglalatag ako ng pagpapala dito sa church? Saan ka nagpupunta? Naalala mo ba ako? Nasaan ka yung mga fellowship? Pinagpapala ko yung mga kakapatid mo dito. Ikaw, nasaan ka? Baro ko sabihin sa atin ang Panginoon ngayon. Then, susumbatan natin ng Diyos. Mahirap pakinggan sa isang mawaing Diyos ang mga ganyan. So, hindi man kailan sa title pa lang, hindi kailanman gagawa na ikakasama natin ating Panginoon. At hindi sinasabi ng Diyos yan para saktan ang kanyang kalooban, kundi para i-remind sa kanya na ang lahat ng bagay ay sa Diyos lamang ang gumawa ng mga bagay na ito. Lahat na tinatamasa natin, lahat ng hininga natin na inalangap, matulog tayo, gumising, ay Diyos lamang ang may control ng lahat. Dahil ayaw ng Diyos nga na mapahamak ang kanyang na anak. So, pangalawa, choosing faith in the midst of suffering. Paki-press lang po. Sabi nga, pananampalataya sa gitna ng paghihirap, hihirang kaloob galing sa Panginoon. So, napaka-rare, sabi nga, rare. Napaka-rare din nga ang dumanas na gagaya ni Job. Hindi pa nga natin, nasa kalahati pa lang, hindi pa natin nawa 1/4 ang dinanas ni Job. Nang sabihan na Job ang kanyang asawa, sabi nga sa ano, nang sabihan si Job ng kanyang asawa, nasumpain mo na. Sumpain mo na ang Diyos para siya, para mamatay ka na. Sabi, isipin mo yung asawa niya, nagsabi ng ganun. At sabi ni Job, hindi mo pa naintindihan sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Di ba natatanggapin ang pahintulot ng Panginoon na tayo maghirap? So, pagandang sagot. Ito ang boses naman talagang handang tumanggap ng paghihirap. Napaka rare sa isang Kristiyano na sa ganyang mga pagkakataon na konting kibot lang. Ano naman, Lord? Ito na naman ba yung sakit ko? Ilang araw lang ako gumaling tapos ito na naman. Ano ba yan? Dapat ano? Diba? Ito lang ba? Sabi na eh, Job sa kanyang asawa. Kasi nakikita na nga ng kanyang asawa yung kahirapan niya. Alam naman yung sugat niya talagang nagnanaknak na. Talagang mula ulo hanggang paa. Physical na ang ginawa ni Satan sa kanya. Then, pagpapala lang ba? Tayo, diba? Wala. Sabi ko nga, wala pa nga tayong sacrifice sa Panginoon eh. Sabi ni Job, hindi pa naintindihan ang pinagsasabi mo. Naranasan ba natin yung labis? Okay, let's say, yung pinakamahirap na naranasan na natin na hindi natin alam kung gagawin natin. Hindi mo alam kung saan kalilingon. Hindi mo alam kung saan tatakbo. Isipin na natin, pinakamahirap na. Okay. So, ang lahat tayo, sabi niya, lahat naman tayo nakakaramdam ng uhaw, nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng pagod. Ang pinakaiba lang, yung iba kasi nagpapatuloy.
Depende sa may lalagak ka sa iyong kauhawan mo. Depende kung sa may lalagak yung gutom mo. Busy ka? Busy rin naman ako ah. Ba't iba nagpapatuloy? Sabi ka rin, di ba? Sabi ng Kristiyano. Nagpapatuloy in the midst of suffering. Bihira na lang ang mga ang kalooban ng Panginoon na ganyang give sa kanyang mga anak. Ingat tayo sa sinasabi nating suffer. Suffering, words of suffering, sabi. Yan lang kasi sabi ka, nagsasuffer ako, kuya, saan? Ka nagsasuffer, bakit? May sakit ako eh. May lagnat ako. Kaya nagsasuffer, napuyat ako. Saan? Bakit ka napuyat? Saan ka galing? Bakit ka napuyat? Bakit ka nakasakit? Anong kinakain mo kasi? Kasi sasabi mo, nagsasuffer ka. Sabi nga, yung suffering, yung suffering, sabi nga, yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, pero dumaranas tayo ng paghihirap. That's why, yun lang di maunawaan ni Job. Ayun din lang din natin minsan maunawaan. Dahil ito, sabi nga, suffering can bring glory to God. Hindi yung maglalayo sa Panginoon kapag nagsasuffer tayo. Hindi tayo yung lumalayo. Napaka-rare, di ba? Ilan lang sa atin siguro yung ganitong kaisipan na kaisipan ni Job. Na hindi maunawaan. May ganitong pananampalataya, sabi niya. Dumaranas ang paghihirap ay nagpapatuloy pa rin. Kaya ni Job. Nagsasuffering talaga. Talaga ba nagsasuffer tayo? Sabi nga, hindi, inisacrifice nga, hindi pa tayo mapagbigay. Time. Mostly time. Di ba? Sa mga, ipuwet nga lang natin, hindi natin ma-give up eh. So sa mga napuwet nga, hindi ko dinidiscredit mga puwet nga ng matin. Alam naman ng Lord kung anong puso natin. Di po ba? Alam naman natin yun, ang trabaho natin. Then, salut ko, nandito pa rin tayo ngayon dahil sa ating puyat. Dinanatili pa rin tayo sa ating Panginoon. Napaka-rare po yan sa isang anak ng Kristiyano na pinagkalooban ng Panginoon. Praise God po sa mga nag-aalay ng kanyang mga time, sa mga talent, na habang mayroong karamdaman sa kanyang buhay. So, pangatlo, choosing faith in the midst of suffering. Ito nga, maglalapit sa atin sa Panginoon. Why? Tinuturuan tayo na hanapin ang kalooban na magtiwala sa Panginoon. Alam naman natin na umpisa pa lang, sabi nga sa una, ay may magandang relasyon na si Job sa Panginoon. Ngunit hindi maman niya maunawaan, okay. Kung baka sa ano, okay na ako, kampante na ako. Sabi niya ni Job. Close na kami ni Lord eh. But true, dahil tabi nga, the season of that suffering na dumating sa buhay niya, he was starting the short journey that would lead to his greatest understanding of who God was. Eto na. May malalim sa relasyon, then nung dumating sa suffering, mas lalo pa niya naunawaan kung sino ang Panginoon. Ano po ba? Sa iba sa lang, ibig sabihin, kung hindi tayo nagsasuffer, it means hindi na natin maunawaan kung gaano ang pagiging duty ng ating Lord. Di ba ba? Kaya we must, kailangan dumaan tayo. Dahil sabi nga yung pagdaan sa ano, yung hinuhubog ka, dadarang ka sa apoy. Kung ano man po yung kalalabasan natin, isa goal. Pero kung pagpasok mo sa apoy, paglabas mo ron, wala. Abo lang. So ano? Ano magiging iharap natin sa ating Panginoon? Sabi, the road of suffering was the only way that would lead him to a more intimate encounter with God. Ayan lang po. Yes, mayroong instant na kaligtasan. Di natin alam nga kung anong process. Bawat isa sa atin, kung anong process ni Lord para sa atin. Mas
Napakaganda nga, sabi nga, yung taong nahihirapan, sa Kristiyano, yung taong nahihirapan, lalong lumalaban nga, sinasabi natin. Hindi lalong bumibigay sa kapaparaanan ng ating Panginoon. Sasamahan na naman na tayo eh. Para malapit tayo sa Kanya. Gumagawa ang Lord ng way para tayo malapit sa Kanya. Like that, andito tayo ngayon. Anong way? Anong ginawa niyang way? Ginamit niya yung kapatiran natin na isama sa ating mga gawain ng mga bagay na to. So, yan ang mga bagay. Pananampalata sa gitna ng paghihirap ay isang maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. So maganda na nawa nakatulong sa mga bagay na to na ipapaalala ang Diyos ay pagkapangyarihan, bihirang kaloob na mga galing sa Diyos at maglalapit sa atin sa Panginoon. Kailan ba tayo huling sabi nga na lumayo yung last time na sinakwilatin ng ating Panginoon? Then, kapag anak ka niya, ibabalik ka. Ano man ang gawin mo dun sa kalooban ng Panginoon, andito ka pa rin sa kanyang kalooban. Ibabalik ka ng ating Panginoon. Ibigyan ka ng discernment para po malapit sa ating Panginoon. Like Job, diba sa bandang huli sabi niya, may buti meron sa isang kaibigan na nagtatangol sa yung tatlong kaibigan niya, lalo pa siyang idinidiin. At tama lang yan kasi nagkasala ka eh. Dapat pagdusahan mo yan. Si Eliho, ang kanyang mama, nakababata sa kanyang kaibigan. Yung pa, ang nagpahiwatig kung kaano kabuti ang ating Panginoon. So, doon ang kaibigan natin na pipiliin natin. Hindi yung magdi-distract sa atin para lumayo sa ating Panginoon. Yung naglalapit sa atin. Kanya sabi nga, Job. Sabi ka, kasi tinatanggin, wala naman akong alam, wala talaga bakit ano nangyayari sa sabi niya kay Eliho. So, meron isang kaibigan, sabi nga, nalalapit sa atin. At yun ang gagamitin ng ating Panginoon. Kung hahanap man tayo ng kaibigan, sabi nga, huwag yung maglalayo sa atin sa paanan ng Panginoon. Ang totoong kaibigan, sweet man kayo niyan, kasama man kayo sa pagtulog niyan, isa man yung kutsara niyo, isa man yung plato niyo. Ang totoong kaibigan, yung nilalapit tayo sa ating Panginoon. That's why, mayroong pananampalataya dapat sa dikit na nating paghihirap. Sa isang hamon, natin, pinaikting ni Santiago kay James ang katagang Santiago 5:10-11, sabi niya. Tularan ninyo ang pagtsatsaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tapagsalita ng Panginoon. Hindi ba tinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti ang ating Panginoon. Sa mga ating madumaraan, ano man yan, sa mga darating pa, alam natin na hindi lang yan. Maniwala po tayo, Lord. At andyan pa rin ang ating Panginoon. Huwag nating kalimutan na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. I-claim po natin yan. Ano man ang pagsubok na yan, Jesus name, kasasamahan tayo ng Panginoon. Lord ka, sabi niya, Lord, kay Job, kaya mo yan. Kanya-kanyang level tayo, yes. Kanya-kanyang level lang ang pagsubok ng mga leaders. Kanya-kanyang pagsubok sa pastor natin. Kanya-kanyang pagsubok sa ating mga members. Hindi siya magbibigay ng pagsubok ng isang pastor na bibigay sa baguhan. Ang gusto lang ni Lord, manampalataya ka na meron tayong Panginoon na sumasama sa atin. Hindi tayo sasaktan kailanman ng ating Panginoon.